dari gabot no di ko na kinyayang malin do ni papi kanin tayo ang alaw mangantay pa yung tan. So let us pray for the provision of God, for the provision of God, finances, and then your commitment before the anniversary ko matan yung commitment niyo. Ikaw ba bang 100 na ang 20? Tama nung mga pulang day, 3 months yung commitment. So ipag-pray yun niya ay para i-teacher's building tayo. Ang tayo mga temporary lang dito ngayon tayo, i-teacher's building tayo ito dito ang Indigod. Napinbitas mo lang tatlong abstracts tayo na dati up and down na sa 7 floor na yan. And then, i-practice tayo every Friday, Saturday, and Sunday. Mga buong pupaw, practice tayo para i-teacher's anniversary tayo. So, dadang yan ang sumit tayo. Dapat ba't yun na rin mo? Okay, no, ang katabak na yung may kata. Special number. Of the life of the
with another offer, nor take up remains into my lips. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup, the omnipotence, my lot. The lies are fallen unto me and the blessings are wasted. Ye lie and good counsel. I will bless the Lord who has given me counsel. My reins also instruct me in the right in the night seasons. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt show me the path of life, and thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Dito na inikit, utok niyo di awan sa bali ng dikit ni Aring at Abid. May isa nga kanta na ito actually. Kaya nasa isang kanta-kanta. So this is chapter 16 na divided in dua ngayon na topic. Tanggap iti life and death. Life and death. Kaya bago ka man nagpatuloy at kararap niyo, let's pray. Abami ka ni Diyos mga na sinilangit muna di amin. Nagyama kami Lord iti kilingkot mo ng mga isa. Ta in halong ka di ama nga mabong kami ito yung building nga worship sa huwanan yung ka di ama. Bless mo Lord at yung pagadalan mi, dawati mi kanila ka di ama, iti Holy Spirit mo nga isuti at tignay, iti tumunggan may isa. Mangitid iti Diyos ko nga panakaawat ka di ama, kinkastamot lang iti kinasirin bugat, at mukasta lang iti naminsay, kaya't may aklamin yung lang iti naldaw. So panagbiyag mi as bilang Kristiyano ka di ama. Pastamod ka di ama na ito nga jipan mo, dawat at latama iti panarabay mo, bayat iti pangupanay sa bahay iti sa sauyo. Give me wisdom ka di ama. Kaya madaman maning ka di ama, nagiti nagkukulangan mi, nagiti maning kapanunutan mi, nagiti maning panagpuspuso mi. Kaya dawat mi Lord iti pamakawan, tatlo kasta, nalingis ka bigat mo, tagkinyam, itang bigat. Kaya si Kaman Lord, ba't ka di ama, iti mga review, any plans of the devil to distract us or stop us during the panagdayda, we can yung itang bigat. Kaya, Kaman Lord, agyaman akla unay, katday ko itapang ko idawat, babat tinagan is Kristo, anak mo, kas manungkot yung isarakan mi, Amen. So, iti title na rin, ito ay, the right attitude of the believers. Inya di gusto nga attitude kuma iti may isang anamati or may isang anamati kini Kristo. If you are claiming that you are Christian this morning, at dangay iti lesson niya madal tayo iti nga right attitude kuma nga makita iti panagbiag tayo. Kuna lang ito ay panagpanunod tayo, di feelings tayo or di emotion tayo, kaya kung rin pa di action tayo, kat iti ngay kat makita ngay di right attitude, iti may isang anamati kini Kristo. So, mapantayo na iti first na puntos tayo, kuna lang ito verse 1. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. First nga makita tayo ito ay put your trust to God. Tataba nga bigan, takong ba ni ako Diyos, itibiyak ko. At takong ka ba ni ako? Nga oray niya mapaspasama, kaya takong mga ta ni ako Diyos, itibiyak mo. Or, ito ay lang tayo nga si kangay ka, mayat itibiyak ko. Dapat na nga mas dyan. Iti for better or worse ko na iti for good or evil ko na kuma tagdun tayo na ako Diyos iti panagbiyag tayo. Ngayon kas tunay ka upsat it is impossible nga agkaroon kayo titalog iti ako nga ka namati iti bugbugtong anak na the Lord Jesus Christ. Nga kuna na iti na Hebrews kapanti man di Hebrews chapter 11 Hebrews chapter 11
Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And then in verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. And then in verse 13, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Ituktukoy natin yung katagiyaday muna nga matang at ipamati. At akat nga ni Abraham, ni Moses, ni Sarah, ni Jacob, ni Isaac. Katkula natin yung this all died in faith, ipamati kapsat. Muna ti amin, namati na iti Diyos. Katin may iti panagtalabda iti ako. Kas di ko na na ako Diyos kini Abraham. Abraham, kumano ka ta lugar mo. Ket ibang ka iti may isang lugar. Dahil lang di ko na ako Diyos. Awan iti exact nga description or exact nga lugar nga ibagana nga may ipananak ni Abraham. Basta ko na na Abraham, kumano ka ta lugar mo. Ket ibang ka iti sa bali nga lugar. Amen ni Abraham, adam ti kaya na gito'y napaknang ni Amana. So, mabali niya, isunat ita kapag manajay. Yung mga moyo, namati gamitin ni Apo Diyos, isungan nagtalag iti sa isaw ni Apo. Ako na ni Apo, kumano ka ta, ipanggat yung lugar. Kaya, without hesitation, ni Abraham, sinumurot yun ni Apo, nagtalag, namati ka't nagtalag, iti sa uti ako to sinuro. Kaya day, so, iti trust gaya muna ti amin, masapul ng mamati ka. As I have said, it is impossible to trust God without faith. Kaya po tayo ng Yesus Kristo. Kaya po na nandiyan, verse 6 to chapter 11, but without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is. So without faith, we cannot please God. Ang mayo sa kita nyo ay nagitita tao awan ito pamati na kini Kristo. Ang dahil nga matalag niya ako Diyos ito biyag da. Ba? Awan yung trust na kini ako. Kunan niya ako Diyos, pamati kayo kini Kristo, isalakan na kayo, manipun pa nakadadal sa Diyay Impyerno. Kit di tao, handa nga talkun day nga sasaw ni ako. Handa nga talkun day nga nakasulat iti Bible. Gabi na iti pambati na. Niya po na lang in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in the day in Him should not perish but have everlasting life. Dahil nga kit nakasulat iti sasaw ni ako. Iti tao nga wanti pamati na ako iba sa pasang kanya na nung may defied kanya na ang nangatakon din na nakasulat din yung Bible. Ipilit na lang tayo kaya't na ngayon. Masapong nga pagsingsing putak na apanak niya langit. Ba? Adaya tinasingkot nga tao, hindi rin mo pindaga. Awan. Dito pa'y ado, uri na katuro. Sino niya gagarigyan pa niya yun? Dito pa'y hanaw rin nakaturog hanggang ngayon. Diba? There is no good, no not one, under the sun. Awan hindi inibag. We are not perfect, we are all sinners. Iso nga po rin yung Bible, awan hindi narintag, awan may mesa, awan hindi sa sinuman niya naibag. Nagkita nga yung kitao, hada matalkan hindi Word of God kat na inayunan da. Masapo na mong may membro dito yung kapilya, tapno may salakan pa. Ada kasi kanina nakasulat dito yung Bible, awan. Na kung nanan dyan, mamati ka kini Kristo kat may salakan pa. Awanin dito sa bali. Itirigat na gamit na ta, naglalain iti tattao.
Nayunan da nga dyan sa sawi di Apo. Korporangan da dyan nakasulat iti Bible. Which means, anda nga talap iti Word of God. Anda nga pagtabhan. Isong nga dyan iti mapasamak manayunan. Anda nga surod iti Word of God. Di will not trust the Word of God. So concerning iti faith, masapul nga mamati ka pa iti Kristo. Nita nga bigat nga panamati ka ni Kristo, imposible nga magtatapak ni ako. Ba? The first of all, the faith, iti unang amin ng pamati tayo sa. Kaya na karang dito pa rin, it's impossible to please God without faith. Kaya nga arami din ti tao no, nga namati ka ni Kristo, we cannot please God, mga mapadayawan ni ako. So ngayon na nga bigat, nung kapi nga namati, masako ka, mamati ka ni Kristo. Naku na na yung John 3:16 niya binasa, shall not perish, but have everlasting life. Nung mamati ka ni Kristo, ito nga bigat, di kang tumamatay, di kang tumamatbusa, di lugar impirno, no di kang padangkay di, biyag nga na na yun. And that is the promise of God. Kita raminim lang, mamati ka, kita masasao, iti ako. Mamati ka kini Kristo pagsa. Kito namati ka, kung nalaliti for sa puntos tayo, trust God in your life. Put your trust to God. At talaga ako makanyan. Whether in good or evil, at talaga kalata kinahapin Diyos. At a problema man or awan, at talag kalata iti ako. Number two. Basta yun, yung number two. Pagsubrito yung Psalms chapter 16. Yung verse ko niya ko na nandiyay. O my soul, thou said unto the Lord, thou art my Lord, my goodness, extended not to thee. Second niya kung gusto yung ikot, gratefulness for God's goodness. Inya ko apsat, tagijay, na impag na banbanag, ngayon na ako Diyos kanya tayo. Material things, inya pa eh, di na korta, jay, salunan tayo. Yung di kinaimportante yan na kinimbag ngayon din na ako Diyos kanya tayo kat di pa nakaisalakan. Nakaisalakan ba sa nga unana yung Romans chapter 5 verse 8 pati man yung Romans chapter 5 verse 8 kita nyo pa rin ikinaimbag na ako Diyos kanya tayo mga tao. Romans chapter 5 verse 8 tatakwak ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na lang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. The verse 8, na kuna na dyan, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Nakita yung kapsat na kinaimbag niya ako Diyos. Nga uri nung managbasok tayo, dati yung muna natin malikot kini ako Diyos, kinarami na lang na kung natin yung baon na, iti ayat na, kanya tayo toward us. Nga uri na ito kapag managbasok. Kasi iti tao hindi. Very close na kini ako Diyos. Mabalit ang akong tungtong face to face. But suddenly, iti tao, iti malikod na kini ako. Ang dalang ating malikod, iti matayo na ba? Naging rebelde na kini ako Diyos, naging disobedience na kini ako. Ngayon, inpakita lang tayo na ako Diyos, iti kinaimbag na para kinita tao, nga kuna na ito ay, but God commanded His love toward us. Kat kas ano na ngayon, pagkita na yung panagyan na kung yung kinayin, pag nakadyan, ayaw kuna na ito ay,
Christ died for us. So muna di amin gikinaimbag na itin na po Diyos iti tatao kat niya panang itin na iti bugtong anak na. Ngayon so nakikit nilang sa Diyos Klos na tayo taklo si Kalman siya kat may salakan manipod din lugar din Pierno. Hanalangin salakan na tayo din Pierno no dikat muna na pwede pwede verse 9 much for them being justified by His blood. Dati yung ayakit na justify babaan itidara na ako ng Kristo. Amen. Yung kuna na may iti Bible, without shedding of blood, there is no remission. Yes. No, awan iti pa na may parumpok itidara, awan iti pa makawan iti baspaso. Isa nga yung concerning the forgiveness of sin, didara lang na ako ng Kristo, iti makugas, iti baspaso tayo, mangitan iti pa makawan. Not baptism, not religion, not our own way or our own work, but through the blood of our Lord Jesus Christ. So, we are now justified by His blood. And then, kastinay pa, we shall be saved from wrath through Him. Ngayon yung puntot niya po Diyos, marignam neta, diyan lugar ting pierno. Wrath. Kitawan iti maka-escape iti ng wrath. Malaksinus nga ikat mamati kini Kristo. Muyo iti piyag titir mo iti daga ababalain. Kasi ang kaubingan dito ni the baby, di ba? At yung amo iti piyag titir mo iti daga. Mayroon mo piyag titir iti 70, gusto. 80. Ngayon, awan iti makinamu yan. Tore ko naman napigsa ka, ako nang uling katata. Nabiglang ako may death ka niya, awan iti maaramida. So ngayon nga, habang si Bibiyak ka pa lang, mamati ka niti ni Kristo. Talong umay iti death, awan iti namnama, kapsa. Ngayon na siya, namati ka ni Kristo, o rin umay iti patay ka niya, at ay iti namnama. At iti may salakan ka. Manipod yung lugar, iti impyerno. So, dahil kapsat ko natin, we've been justified by His blood. Naisalakan tayo, manipod yung pungkot, iti ako. Kaya kasi yun, ito na yung verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Tayo'y pinagkasundo. Amuyo ba iti tao, kinapo Diyos, kuna lang ito'y atay iti gap between man and God. Kaya iti rason, maaping atay iti gap between man and God because of sin, gabuy ni Paso. Kuna lang ito'y we were enemies. But thank God, kuna lang ito'y we were reconciled to God. Babali ti panakatay ni Apo tayo mo sa Kristo. So kitaan nyo din yung kinimbag ni Apo Diyos itibiyag mo. Itibiyag ko yun yung nakaayayat sa mga ni Apo Diyos. At ang mga tinukluko pini. Kinamu ka amin tayo at kagukuan tayo. Yung kitaan nyo yung kinimbag ni Apo Diyos. Inayat na kalata. Insalakan na kalata, manipot pa na kadadaan ng Diyos. That is the goodness of God. Kaya, dahil ito kumamot iti right attitude tayo. Kunaan ito yung gratefulness for God's goodness. Dahil ito ngayon iti pagpaspasalamat at inapos jay salvation ito na kanya. Hingga na mauli iti amas. Kapitas din yung pagyaman natin pinapos. So every time pray up, Lord, thank you so much iti panakaisalakan yung payungpan niya. Sa ano ito yung payung nga may pakita iti gratefulness na yung pinaapod Diyos o di pa nagyaman tayo. Pinaapod. Babaan kapsat iti panagservidyo pa niya. So, may pakita tayo ngay iti panagyaman tayo di kinahimbag ngayon tayo na dibiyak tayo.
So nga, brethren, be faithful always to God. Because God is faithful. Dito mong balmoy sa kanya tayo. Pagtulog tayo, until time tayo, the best of the strength tayo, nagsarabi para kiniyaki Diyos. And then thirdly, yung verse 3 niya, kung na dyan, dito di Psalms. But to the saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Our third point, delights in God's people. Delight in God's people. Diyan ko na natin nga verse 3 nga, but to the saints. Sino na giting nga saints? Ni Santo Papa ba? Ni Saint Simawagan dito eh. Ni Saint, nagkato nga saints dito na ba kita ka? Mawawagan na. Ngayon, sino na giting saints nga nakasurat dito yung Bible? Yung basahan nyo yung New Testament, so nagkito yung nagigyay na mati kini Kristo. Iti, normal gabi niya awagan din ito mong galmi sa Kristiyano. But in the Bible, iti awag ka din yung Kristiyano o nagigyay na mati kini Kristo, mawagan lang na saints. Ang anisang kupapa. Ang nagigyay rebunto nga yung statue of death, mawagan na saints. At dapat di kapatang nag-isulot yung ubing, nagpalingkidikan ng saints. Ang nga di biblical wake up sa nito kay Cory Aquino, pinagbalingkan ng saints. How come? Ba? Ang pamunod niya, pasyenda mo, iti biblical way, mawagan ng saints, nag-ijay na mati kini Kristo. So, kuna na ito yung deny in God's people. Dating nga iti may sa kumang attitude iti may sa nga namatik ni Kristo nga mas pag-aayatan na nga makikadkadwa iti pada na nga namatik. Iti pada na nga sheep. Yan. Kala na di 2 Corinthians chapter 6 verse 40. Pantin mo ni 2 Corinthians chapter 6 verse 15. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Makita yun yan. For what fellowship with righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what comfort hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Kung ano yung hantay yung makipamato, hantay yung makipamaris, yung pwede, yung bali na yung makikatwa, pwede kijay, agar arami iti kinadakos. Kada kayo na tao, maawal iti pamati na. Tamo yung dakto nga iti epekto nga iti Christian life mo. So di ka naman yung magpagkala ko, kada kayo tao nga nga namati kini Kristo. Baka parang lumay may isang. Baka damdama, ada dito nga gilinong maawis ka mo. Ba? Panasag pa, nabripasid lang. Gana ko malayan, nagbalik ka nga sanger. Ba? Balik ka nga drunk cards. Isang nga yung ako na nagtay, be not unequally yoked together with unbelievers. Niya nga kumaiti, mas may bet niya at katulong baka na yun. Nagiging ng tao, nga namati kayo. Isang nga nang pili kayo, di baka niyo, kitaan yung mutlang na di namati kayo ni Kristo. Diba? Kit no Adam at ibarkada yung mga namati kay ni Kristo. Ipag-pray ni Suna. Give your best. Or i-share mo yung tigas ko kanyana. At yung mga mo, isalakan na ako ni Suna. Mamati kay ni Kristo. So nga yung ako yung pagbaga mamati nga may kibarkada kalagay kang namati kay ni Kristo. Ikenta lang sa nito, dear Aramidin, da huwag tayong makiayon, huwag tayong makipamato, huwag tayong makipamaris. Ba? Baka daan yung patay sula. Ngayon, the best ko niya namin, or the best na barbarkadaan yung nag-iipaday mo na mati. Or kung nakmanin na yung maiwasan,
I-share yung isulat ni Lord God or invite them to come tayo makasabalay di sasawi di ako. Yan. Ure pa eh, da kayo mo yung people no may kong time na da kayo di right age. Kung may kong di makita yun dun di nakabuak-buak kung mabaro. Ba? Kailin nyo di naman ito ni Kristo. Ure nyo ito mapasama but I think adangan yung blessing niya. Ada ko di istorya kanyo niya dahil di ang people iman nakapintas. Nagano'n yung mga aral ba niya na Kristiyano hindi. Nagbubwapo mo, hindi niya yung Kristiyano. Ngayon, madangay itong isang unbeliever. Nawawais mo niya, ninunungunaanan. Tatarin ko ba'y after how many months? Agsumsublik yung ipastong nagsamsangit, naglakayan. Wala na pasto, ustugan, yung baga. Ang magbabawi ako. So ako natin, delight in God's people. Sino na ganyan kay kaya't mga kagkagawa ng tatao? Kita niyo mo ng kapsat kami makapikto iti panagbiag mo. Takaro iti Christian life mo kapsat. And then the verse 4. Ako na dyan yung Psalms. So dito man yung Psalms. Ano saan tayo mga Christos dyan? Their sorrows shall be multiplied that hasten after another God. Their drink offerings of blood will I not offer for nor take up their names into my lips. Separation from idolatrous worship. Adunay di kastatag sa kamsat. Nga, imbis nga ni Apo Diyos, ikimadayaw, hindi ko na dapat nag-worship na hanta niya sa sarili na. Gusto mo yung hanap na yung umanabong dito yung DJ music na sila pang entertainment, sila pang live, no? Sila pang the word entertainment. May entertain mo kita o kung sika ito mapatpadayaw na nga ni Apo Diyos. Meron na tayo solemn. Yeah? So, may practice here, it is solemn na panagsabitin niya. Takunan na, Lord, ito ay separation from my idolatrous worship. Lubasan niyo di Exodus chapter 23. Pati man di Exodus chapter 23. Verse 13. 23 verse 13. Kunan na ito ay and in all things that I have said unto you, be circumspect and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. Agasan, uray di bang itong paylang hanggang marubang de nga rabidam. Nga ko na yung chapter 20 verse 3 and 5, take so dosmut lang. Chapter 20, verse 3 and 5. Siya pananata. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven. Pananata, awag kumay isabali mo nga Diyosen. Amen. Yan yung verse 4, pananata, di ka nga agaramid iti nyaman nga nakitikita nga imahe. Nga kas asping dagiti adati langit dagiti bilit dagiti ro dagiti angel or that is in the earth beneath inyaman nya imahe kuna natoy ket di ka mga ramit ket kapan mo daydayawen so makita tayo so di Bible mismo ti mingbaga nga hanggang gusto nga panggagun kung kitab sang wanan ti ributo nga pangkag karkaralang isang wanan tiripunto. Hanggang mo umanamu di tayo di pagayatan iti ako. Inyaman, nga banal, nga image ko na nagtoy. Kitim pagsabian, kurang kapan agrupak di tang nakitikitan nga image yung sir.
Amo yun nga minsan. Di sarili tayo nga minsan, ang kalbalin tayo mga idol, di sarili tayo mismo. Kanya ba yung tingin nasa di idol, anything that takes the place of God. For example, ang kalbanda ka dito sa mo, kaya iti puso kin panulot mo tapno may breast ko, iti crush ko. Today, iti notion mo, tapno basta mabinibdakin niya, iti take place mo di para kung makinihapos. Mas nga niya ako mismo padayawan na nanta di sarili. Ay tulad ko sa ito, Absar. Wala di tayong di oras tayo, Absar. Pero iti Bible, iti sa iti inlam nga daw, trabaho kayo, kati may isang aldaw para kanya. Kahit nung uri din nga may isang aldaw, ba't iiwag mo kanya ako? May isang nga itulad na ito, Absar. Wala di tayo tayo. Isa nga, direct attitude of the believers. We need to separate ourselves from idolatry. Niyaman niya ba nang mag-agaw the attention na ko Diyos, resist them, abstain from them. Ante nga may kitulad niya. So, agyaman tayo na namati tayo kini Kristo tata. Agyaman tayo na iti Bible na makita tayo ito yung maligan na agyaman tanan. Nakita tayo nga masapog yung mga pati o kararag yung isang mga ng isang mga tao o isang mga ng tributo na ikat ko na yung Bible, we can pray to God directly. Mabalintin nga kung mararagin niya directly. We know kahit yung arami din yung matiyan, arami din dahil. Ang karami na ko, iti basit niya kwarto ngayon. Mga nakortina na. Tapos umayo ako, umpisa ka niya. Napintas sa tayo niya. Tapos mag-stop ni sikreto yun. Yan mong pwede ngayon. Ang biblical way gamin din ay. So, we can come to God in prayer directly. Di kita di blessing. Di may sangan ng ating kanil Kristo. Okay, at the verse 5 and 6. Dito mo di Psalms chapter 16. Ano sa inyo nga magkibukla-bukla ng Bible? Nakasapulan din na ito eh. Psalms chapter 16 verse 5 and 6. Nakita yun? Kunanap ito eh. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. The maintenance of my land. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have a goodly heritage. Next, satisfaction in God's provision. Amen. Satisfied ka ba, Kapsat? Kaya hindi kinimbang. Ngayon pa kayo nakapunyos yung bibiya ko. For example, hindi ka na kayo yung material blessing. Kaya nasatisfied ka ba? O kurangan? For example, hindi ka na ni Ado iti BMX nga bike. Agreed lang ko pa lang na ito. Lord, apengi nga BMX. Dapat ko nga mountain bike. Anto nga makakalayan iti ang kalo. Agreed lang ko pa. Awa niya, pagpakita na niya ang kaya nga satisfied di blessing niya na ipaikin niya. Tapos yun ay kapsat. Inyaman niya blessing niya ipaikin niya. Agyaman ka, hindi masatisfied ka. Ako na nagroon, agroon yung tibasit. Namun nga masatisfied tibasit. Masursurong pa ito nga masatisfied na dumaktakol. Hingga na dumaktol ito ang blessing na may hindi kanya. Diba? Mas ano nga masatisfied, itidakol yung blessing na tibasit pa lang ang masatisfied. So, ako na ito ay satisfaction in God's provision. Ito yung verse 7, second to the last. Malapit na po tayo malapis. Matapos. Verse 7, yan ko na natin. I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in the ninth season. Praise for the Lord's counsel. Now, ito question ko itang abigad.
Do you love the Word of God? Value nyo ba the Word of God? No, ayatan nyo the Word of God. Akas yun ibarap at tayo 2 Timothy chapter 2 verse 15. Now we need to study the Word of God. Kailangan pa yung basahin the Word of God. Na ito yung Book of Joshua, meditate day and night. Ingatan mo kung na-medify ang aking salita sa iyong puso. So ngayon, we need to love the Word of God. And it is a must. Kanya ito yung wanamati ni Kristo. Napayin nyo ang kasapulan, kunana ni 2 Timothy. Kanto ni 2 Timothy. Second Timothy chapter 3. Tagamin kas 9. All scripture is given by inspiration of God. Dito nga sa sauri ni Apo or dito nga Bible kahit kuna lang ito ay it was inspired by God. Sasawi di update ito eh. Nga muna na dito ay and it is profitable at ito ay kapakipakinabang para sa mga doctrine. Kita nyo kaligab sa suway nga adumay itatao nga kumpurmi nga doktrina iti papraktis dati ibiagda tahanda nga basa gamin iti Bible awan iti amuda iti Bible. Isungan mo damangod na nga nagpintas ilakayag na nga doktrina may kasabay kita tao sumunod na. Diba? So ako na natin kasapulan to the Word of God gamin it is profitable for doctrine. Tapno di ka malilaw di ka nga matisip iti inyaman niya doctrine iti rabat daga you have to love the Word of God. You have to study the Word of God. Iti panag-study sa saun niya po Diyos ang masapong nga mga kasabaka, ang masapong nga edukado ka, tagamin iti Word of God, the Holy Spirit that work iti biyag mo. Dating nga Bible, ang maawagan dating nga Holy Bible, without the work of the Holy Spirit. Awan sursurbi na rin, papil lang rin. Yung mga magtrabaho to Holy Spirit, kasakas dito aring na papil lang. What makes the, these words that were written in a book, what makes it holy kung nakuman, baba niti trabaho to Holy Spirit. So ngayon nga ulit niya kinalalain mo without the help of the Holy Spirit ang right ni panag-divide mo ito Word of God. Among mga awatan. So ang panag-itikin ni Brother Donald di gusang iti karanag pray before you read the Word of God pray tanong tumulong niyo Holy Spirit nga mag-explain, mag-itipan nakahawat. Yeah? So, that is the importance of the Word of God. Definitely, it is profitable for doctrine, for reproof. Ipakita na nga di mali nga, ipakita na nga di mali nga karagidong. Kasta iti Bible. Nyapit ko na dyan for correction. Ipakita na dyan mali nga alamin din and then ikuriktar na ka. Amen. Ito dyan. Isa nga yung nga damay kasabakin niya yung isang wanan iti pulpito ng Word of God. Kaya nasakta ni Karik na ang kapo mga yan dyan sa sawi niya dyan. Ang pasupunod. Ang mga dyan pasupunod. Ang kakumagpasagunod.
or masaktan ka, agribeldi ka, kas di mo di kasabada dyan, anak ko niya nagkatindak dyan. Hanggap sa takunay di Bible, it will for reproof, for correction. Kaya nasa ko na natigat na i-correct, ibiyak tayo kapsa. Imbis nga madismaya tayo, agyaman tayo, may kinikinaan ko Diyos. Tayo isa sa una, tumaltalag, itibiyak tayo. Agumorp the word of God. Ang Panginoon ay nangungusap sa iyo. Makinungtungtong na ako Diyos na Marge, Kaswita Ramida, Dagul, hear my word. Instead nga, rebuilding ka, pasalamat ka ayatong. And then, pray for wisdom. Tapos makita mo din nga, minsahe, i-apply mo, itipanagbiyak mo. So it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, nabi ko na na dyan, for instruction and righteousness. Taklo kasta agbiyan tayo yung bayi, ikinalim tayo, mamuha tayo nagayon kong remedyan tayo, agbasa tayo yung Bible, ibiyak tayo yung Bible, pamsan. Adangan yung kanawin niya may post iti Facebook, makuna na dyan nga, iti nagiti libre-libre, kandakati information. But the word of God will change your life. And that is true. Tugpud nun ito kapsat. Halang nga information, so di ka it will change your life. Hanbe, halang nga day tayo ti rason ng aking ayatid the word of God. No, pato di 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Iba baby niya ko ah. Si baby ni Sister Loisa, hindi na yan ang pinanganyuan ako sa di karni ni baboy. Ah, di ba? Portulang manong. Madi. Di gatas. Ba? Tamo lang kanya yun to eh. Hindi kayo nanak tayo o nalangos ni mga itin na po eh. Hindi gatas ni mong una. And then ininot. Akas na iaring hindi po natin. Akas baro nga kaya na na maladaga. Talikaguma na iti gatas. Iti po natin the word or the Bible. Tapos kas tayo sa naitit dumakto. Kahit yung magkaroon iti growth spiritually. Kaya nyo, ba rin nyo mature spiritually? Pakanin nyo iti karalwayo, babaan sa sawit ka. The word of God is our spiritual food. Mangitid ka nyo yung strength, maturity. Nag-mature tayo gamin, may kanta yung strength. Mas kakaroon tayo mga bumarang nagsambitin na ako. Nagligan niya yung isang Kristiyano, luka na yun niya, baby. Ba? Nag-alas ng kita na. For example, kung man, di manunod, di ba? Lakay isunan. Nung lakas, di ba lang kita nyo? O nakatsupon. Nagmali, di ba? O nagkatgatas pa lang di niya ako na tayo, di ba? Musing. Ha? Musing battle. Di, other word na? Kumakot. Musing. Baby battle. Musing. Baby battle. Musing. Di ba, nagmali? Kada sa pani man nunan. Di ba nagmadi nga bibuyaan? Basta mo lang ngayon ni Kristiyano. Na karot ako na kuna na iti Bible, no more toss and fro. Iti kanayon niya bibi na laka nga galala. Na laka nga may akar tani kuskus na ijay dapan na. Ngayon na si kaya yung pagpakan namin ni Karalwami, ni Espiritualan, agkaputin sa Saudi ako, agmatsyo ko ngayon tumakto ka. Eh, ang kanalakang malilaw, at ay hindi ka patulang mamang mang-receive ka na ganyan nga susuro. Kapagulang matumakto, iti pangmatin. Kapagulang nga itipen, iti pangmatin. Pakaroon tamos, kanya yung tiket, kung hindi kanya yung kayo hindi.
ikasakulan nyo with the word of God. Kaptori sa sino man yung tao na laing pag-distinct niya yung ako yung may dipinta riti pamati yun. And then, last, basta yun. Yay, verse 8. Verse 8, Psalms. Napananap na. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. No, di tagal ko mapunanap na yun. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako magkikilos. Last point tayo, put God first in your life. Napunay di Matthew chapter 6, verse 33. But seek you first the kingdom of God. Niya tuloy na. And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Nagano'y di promise na ako doon si Tibiyak din mga blessing. Kuna na dyan, but seek you first. Ngayon, kuna ang pahit pag-aryanin ni Diyos. Pinitikinalintag na at amin na ginaban na kuna na ito yun, shall be added unto you. At dapat na ginaya yung prayer mo, iti panagbiyak mo, prayer request mo. At dapat na ginaya yung desire mo, iti panagbiyak mo. Kuna yung Bible, but seek you first the kingdom of God. Put God first, iti panagbiyak mo. Yapay kuna na yung book of Proverbs, acknowledge Him in all thy ways. Inyaman niya ramidang unang na ako Diyos, i-acknowledge mo na ako Diyos. Ikamang mo kini ako. Iplano mo iti panagbiyak mo. Jay, anything and all thy ways mo na ko iti Bible, acknowledge God. Kasi niya kunana Jay, and He shall direct thy path. So na iti mang i-direct mo. Nagpintas kausat nga ni Apo iti una iti panagbiag na yun. As a believers, dati kumatius ko nga attitude tayo. Nga first ko nga at talot tayo kini Apo. Pagyamanan tayo isuna ka na iti biag tayo. Nga pwede delight in God's people. Separation from idolatrous. Satisfaction in God's provision. Praise for the Lord's counsel. And putting God first in our life. Katulitok mo nun, kung kami nga namati, kini Kristo at kami God, habang nga maaramin na ganyan ang bantana. The Holy Spirit will never work in your life kung hindi pamati kini Kristo. Tapsat, sabay kumata, as we claim that we are Christians, makita mo kumay iti pa ng biyag tayo. Baka every Sunday lang ako ng mga Kristiyano pa. Baka Monday to Saturday, unbeliever pa. Ba? DJ, makita nga yung action tayo, iti pa ng biyag tayo, iti pa ng panagsasaw tayo. Makita rin tayo yung sa sino ka. Baka di balay yung may good, si Kati Armalay, di ulit yung pagtaanan. Kung rin di natataanan pa niya, kung rin di naganak mo, Armalay lang. Ang kumakas dyan niya, o si Kati, basta nga, dilang ulit, didilang. Orang yang berpuluh di magbagang di pada mata. Luyen, aluyen. Di siber, yang pada kerja ini. Amin, di lifestyle tayo. Dagi kumai di kita ang tayo muna. Nagkiklaim mo kasi ang damati ng Kristo.
So dahil lang itigat ko yung amigat. And sabay ko man na tiyak letter na kinyudan di nato ako ng biyak yung hospital ng misang anamali. Okay, at gumunti man at kararap ko. Mami kan, Diyos miya na sinilangin, nagyamang kami yung sabay ka ni Ama, di sa sauyo, na nang gamit ng amigat. Tawatot ka ni Ama, iti parabol, iti asing ka ni Ama, tapos basta na iti yung nasa saul, kung may pasagyuksel, iti kaunggan, iti panunod kaya tumusumi, kaya tumawat kami kaya ni Ama, iti kinasiri, kung tapos basta, i-aplikar mi na iti yung nasa saul, iti nandang panagbiag mi, na mantad ka ni Ama, iti pamilsa mi, mantad iti panagtrumi, spiritually ka ni Ama. Kaya, tawatot lang naman, Lord, iti panay preserve ulit yung church ka ni Ama. Dawati ka ni Ama na siya kanayo lang tayo iti mong guide tumunggal sa, tumunggal may sa. Dahil iti manil na Monday to Saturday ka ni Ama kung nagalong iti temptation iti aglaw-law pa ni Ama. Kaya we are praying for your guidance of God. Tapno kasta ma-discern mo yung iyong manbanag adaywan mo kay Ama. Kaya then Lord, thank you so much once again sa uyo. Kasi kararap ko pa kay Ama, no, dapat yung anisalakan ni Tama Bigat, ang apunungan ng mamahat ni Kristo. Dawati ko man Lord, Diyos kay Kimanita ni Panakaisalakan ka ni Ama. Kaya kararap ko kay Ama, iti offering me Tama Bigat, our tithes and offering. I-bless mo ka ni Ama. Kaya, ure pa ito mong galway sa, i-bless mo itong panagbiyag da, yung daily needs da, yung provision. Kaya lang daw kasakulan lang ka ni Ama. Ure na iti source of income da, i-bless mo ka ni Ama. Kaya, ure pa iti spiritual na panagbiyag da ka ni Ama. Sikaman ka ni Ama at madaydaya, at amin na iti bidawag ko, wawang itinagan, yung gusto na ako makasumanugod, yung salakan ni Amen. Kandaan kayo mag-iayon, baby. Amen.